yung Marawi sa akin, ano yun? Realidad. Realidad ng buhay. Namatay nga yung mga leader ng mga terorista, pero matuto tayo sa nangyayari sa ibang bansa, di ba? Mamamatay, may papalit. At mas vicious. At mas barbaric yung mga papalit. Pag hindi nag-ingat ng Pilipinas, baka kumalat to. Hindi na sa bundok nangyayari ang labanan. Nangyayari na sa mga bahay natin. Nangyayari na sa mga syudad natin. Palagay ko, hindi lang ako dapat pumunta doon. Tayong lahat. Malayo pa lang, nakikita mo na yung uso. Yung amoy, iba yung amoy. Yung death, fear. Gaganon ka talaga eh. Kung pelikula ba to? Pelikula ba itong nakikita ko? Nakikita ko lang ito sa mga Hollywood movie. Hindi ito nangyayari sa Pilipinas. Pero yun, nangyayari sa'yo. Lahat nagsiselebrate, namatay yung terorista, namatay yung leader. Pero walang masyadong nag-share ng anong gagawin natin, rehabilitation. Saan natin uumpisahan? Hindi tayo pwedeng parang Sambuanga. Nagtanim tayo ng una ng takot sa mga bata. Nasaan ngayon yung mga pangarap nila? 300,000 ang walang bahay ngayon. Ang kaakibat noon, walang trabaho yon. Yung mga bata na yon, hindi na kapag-aral. At yung trauma noon, wala silang kahit na 5 dahil sinabi sa kanila, 3 araw lang silang mawawala sa mga bahay nila. Wala silang dala kahit ano. Pang ilang buwan na ngayon? Pang 5 buwan? Tulungan natin yung Marawi. Salamin to ng ating pagka-Pilipino. Kung sino tayo. Sabi natin, bayanihan, di ba? Ako'y taga Luzon. Ang religion ko ay Islam. Pwede ho ba? Una na yung ngumiti ka, ngitian mo yung kapwa mo, batiin mo ng kapayapaan, at maging mission natin yung Marawi. Yun ang maging revolution natin. Tigilan mo na po natin yung kulay akong ganito, kulay akong ganun. Sa oras na to, ikalat naman po natin sa buong daigdig ang mga Pilipino nagsama-sama para itindig ang Marawi. Maraming salamat.